ito na yung gift ko kay Daddy. Hindi na siya umabot dun sa last vlog kasi the next day na siya dumating. So, hindi ko na siya naisama pa. Hindi ko naman nahintay. Ito yung ink ko na circular saw. Itatago lang niya yan sa gym niya. Hindi naman talaga niya yung gagamitin. Yun ang talagang totoo. Diba, Daddy? Oo da. Ayan siya, guys. Yung ink ko circular saw, 1,400 watts. Sarap ng gumawa. Ano kayo magagawa namin tinapay dito? Tinapay. Tinapay. Ayan kasi mga gusto ng lalaki, no? Ng mga asawa natin. Yung mga toys for the boys. Collection? Kala mo naman ginagamit talaga? Ang gagawin mo dyan? Hmm? Kailangan tinapay. Kailangan gawa kang bahay, ha? Patingin. Hindi mo mantites yan. Kung mantites, working. Sasak mo. Subukan mo ba? Hindi na? Hindi na. This one is po, 2,950. Tapos, halos na free ko yung shipping nito. Anong mga features niyan? Ano yan? Pang-angle ng cut. Ah, okay. Tapos? Andyan yung pang-haba niya dito para pag naka-guide sa gilid. May pang-guide din siya. So, ayan, nilalagay yan para yan yung guide mo kung gano'ng kalapad yung kakat na wood, no? Mm-hmm. At tinapay. Tinapay. Mahiwala sila, pantinapay yan. Okay. Pag nakagayit siya sa gilid, yun yung thickness ng gilid cut mo. So, ito na yung isa pang gift ko kay Daddy. Pang Father's Day. Hindi ito. Inuto ko pala. Inuto pala niya ako ito. Hindi ah. Hindi. Sayang, binubuksan niya na. Dumating to kanina. Kami lang nagbuhat packet dito kasi wala siya. Sinadya niya yata talaga yun. So, ganyan siyang dumating. May bubble wrap pa sa labas. Tapos, naka-box pa. Yan yung itsura shuriken niya sa loob. Shuriken. Kaya shuriken, no? Binahin ka ni Mami shuriken. Ito yung color niya. So, ayan. Lalabas niya ito muna lahat. Tingnan mo yung shuriken ni Daddy. Electric fan. Electric fan daw yan. May electric fan. May electric pan bang may pad na ganun? Ewan ko. Kaya assemble muna namin. Tsaka yung papakita sa inyo. Do you wanna know? It's a beautiful day. My beginning will be as bright as the sun. Come, won't you come along? And it feels so bright. It's like luck is raining on me. Go and follow your heart. Doesn't matter how far. There is so much love to give. Something's telling me this time. Baby, baby, now I know. Baby, baby, gotta go. There is so much love to give, something's telling me it's right. When you came to me, oh, I knew it's you, yeah, boy. The one to show me now and forever. No, you'll never be alone again. All day, oh yeah, all day. Please stay in my arms, boy. So, ayan, dito na siya ipapalit. Kasi nga, folding chair pa lang yung nakalagay dyan. And ito na ngayon, massage chair to. Itutumba pa siya. Meron tong massage feature. Ayan, no? O, ayan na, nare-recline siya. Tapos, feeling ko hindi siya, ano, hindi siya magkatrabaho. Tutulungan lang niya itong upuan na to. Ayan, nagpa-massage na? Ang dungis mo pa rin, natin na may braso mo doon, no? May dumi ka pa. Nag-ayos kasi siya ng pump namin sa baba. Ayan, ayan, madungis siya. Uy! Nag-demo pa tayo. Nag-demo mo yung footrest. Para ano, buong-buo. Tagilid ka. Yan siya pag may footrest, guys. Takot ka ba? Hindi naman yata na. So, may nagmamassage na yung sa banda, yung sa massage part niya. Ayoko! Mag-ani yata siya. Ayan. Noong unang tatatakot akong bilhin to kasi parang
hindi namin sure kung tagang maging okay siya for the price. 2,995 lang to. And then, magkano ko ba siya total nakita? Nakuha. Lalagay ko na sa description box yung link nito. Tsaka yung naging total na nakuha ko to. Alam ko parang nasa 3,200. Kasi may voucher, may coins ako nagamit ito na 200. Kaso, yung delivery fee niya medyo mahal. Kasi nga, ang laki ng box. Nakita nyo naman. So, ayan. Meron siyang massage feature, may footrest. Tapos, itong brown yung in-order namin. Ano yung dalawang mode niya? Kaya, hindi ka ka dito. Kaya, dali. Try mo yung massage chair ni Daddy. Massage chair, yan. Si Tarzan. Oh, maninira. Sandal ka, sandal, sandal. Higa mo, Daddy. Higa mo si Kyle. Sir, gusto niyo, ano pong gusto niyo? Haircut, shampoo, massage? Gusto niyo po na massage habang sinashampoohan tsaka ni haircut? It's just a toothbrush. So, ayan. Hi. Ayan na yung office chair ni Daddy. So, ayun. Happy Father's Day sa mga Daddy. Yun lang ang fail. Hindi siya kasyang pumasok dito sa ilalim ng table niya. Yun lang. Pero, yung quality ng chair, okay naman siya. So, pag gusto niyo siya, nalagay ko yung link niya sa description box. So, ayan yung itsura ng chair, guys. Oh. So, dark. Brown to. Brown yung color niya. So, for 3,000 only. Ang ganda na. Maganda na talaga siya. Hopefully, tumagal siya at saka matibay talaga. Naayos ko na yung coffee nook. So, ito na siya ngayon. I'm so happy na doon sa itsura niya. Kasi, mas maayos siya siyang tignan. Mas mainis siya siyang tignan dito sa area na to. And, gaya nga ng plan ko, nilipat ko yung mga canisters dito sa pinakailalim. Ayan, tinanggal ko na yung mga cookbook ko dyan, yung mga book ko for baking. Nilipat ko na lang siya. Sa kababa, andyan yung mga cereal, yan peanut, bulburon, yung feed bar na naging isang piraso na lang, wafer, kasi nasarapan talaga kami doon sa feed bar. Ito yung sa may right side, meron pang mga sieves ng Nespresso coffee kasi hindi pa ubos yan. Sa kabila naman, may box ng mga tipa namin na ibang brand. And then, dito naman, sa dagdagan na siya, nagdikant ako. Kasi eyesore sa akin yung iba-ibang lalagyan ng mga drinks, yung mga iniinom namin. So, dinikant ko na lang siya. And, sobrang natutuwa ko sa itsura nito. Hindi ko pa siya nilalagyan ng labels. Pinag-iisip ako kung lalagyan ko pa ba or hindi na. Kasi, tatlo lang naman siya na alam naman namin kung ano laman. So, this one is yung Timmy Blends ko. Yung green na superfood blend. So, ito, protein na protein powder ni Daddy. Yung peanut butter niya na protein powder. Tapos ito, Swiss Miss ng mga bata. So, dito nakatabi yung mallows niya. So, yan. Sa likod, iba pang mga sachet na drinks. Like, yan, may mga tea dyan, kung ano-ano. Itong mga apothecary jars yung nasa likod, yan, nabili ko yan sa Landmark Makati. And then, itong nasa harap, itong mga jars na ito, nabili ko yan sa Divisoria pa before. Siguro, mas makakita nyo rin yan online. Marami na sigurong available na ganyan. And then, yung sa baba naman, lagi akong tatanong, this one is from Sanctuary PH. Lagay ko na lang yung link sa description box nung Sanctuary PH. And then dito, dito ko nilagay lahat ng stocks namin ng syrups. And, pala ko nung una tatago ko to. Itong tatlo. Pero sabi naman ni Daddy, since may space naman, okay lang naman na dyan siya ilagay. Hindi naman siya ganun kamagulong tingnan. And I'm still thinking kung bibili pa ba ako ng pump nung mga syrups or ganyan muna. Kasi ang dami kong kailangan na pumps. And 2 pa lang yung available ko para sa mga syrups. And kung magtataka kayo, nasan yung mga sauce ko? Nasa fridge siya ngayon. Kasi nga, mainit sa atin. Mabilis daw mag-molds kapag nasa counter lang doon. Sa room temperature, yung mga sauce, and sayang naman kung masisira. So, sa likod, nandito yung frother namin. Since namin siya doon nagagamit yan, dahil iced coffee, madalas yung gawin namin. And, ito yung high brew machine ko. So, 3-in-1 pa lang to, may 4-in-1 na din ng high brew na coffee machine. Tapos, ayan, ito yung pang espresso shot namin. So, dalawa yung binili ko. Maganda siya, nakakatuwa siya. Pero,
Yung isa niya, magandang pang-poor, pero yung isa parang feeling ko, may problema yung pang-poor niya. Hindi ko alam bakit, or ako lang ba talaga yan, hindi ko pa sure. Pero madalas man maayos yung pagpo-poor ko. Ito na nga yung mga coffee capsules. So, dalawa na siya ngayon. Actually, parang feeling ko, kulang pa nga siya. So, we have 8 flavors ng coffee sa ngayon na Nespresso. Ang Nespresso, sa bottom, may kita mo kung anong flavor niya. Tsaka, ayan yung mga colors naman niya. Mas matatandaan mo kung anong flavor siya. And then, ito, kapag may pulang ganyan, yan yung mga decaf niya. May 8 flavors kami. Actually, siyam yan. Yung cocoa truffle, may 3 pang sobra na doon pa sa box na nakalagay. And, ito yung second na layer na. Dinagdagan ko na lang to. Ito yung mga big coffee ko namin na coffee pods. Tapos, ginawa ko, kinat ko yung mga name niya ng mga coffee. Kasi wala siyang name sa pinaka-pods. So, color lang na ganyan. Eh, since pa kami familiar kung ano yung coffee na ganung color. So, nilagay ko muna yan para mag-guide yung gagamit kung alin dyan coffee. Tsaka ako, baka makalimutan ko rin kung di talaga nakalagay yung mga name ng coffee. Ayan, 2 layer na yung aming lalagyan ng coffee capsules, yung organizer namin. Actually, nag-isip ako kung kailangan pa ba ng isa. Kasi ayoko talaga nung ganito. Ayan yung nagdo-double sa likod. Kasi kaso para isang sleeves, isang diretso lang. Kaso sabi naman ni Daddy, pag hindi na kompleto yung stocks noon, kukunti rin naman. So, pinag-isipan namin maigi kung kailangan ba. Tapos ito na yung cereal dispenser namin. Laging tatanong yan sa nabili, sa True Value po yan nabili. 900 plus gata siya nabili. Hindi ko na maalala kasi 4 years ago na yun. Pero meron pa rin yan doon. Ang kinaganda nito, kakaiba nito sa mga Shopee yan na nabibili ha. Napansin ko lang kasi marami nag-share ng links ito na nasa Shopee. Yung sa akin, ayan o, meron pa siyang cover sa ilalim. Kasi ang problema, nagiging makunat ang cereal kapag wala to. Kapag meron lang kayo nitong pang-iko tapos wala na siyang cover. So this one, may cover pa siyang black sa ilalim. So talagang mas tumatagal yung cereal dyan. And last one, itong organizer naman ng tumbler. So this one is from House to Home Project. Lagay ko na lang yung link niyan sa description box. Lazy Susan siya. Ayan. So, yung tumbler sa ilalim, and then yung mga coffee cups namin sa ibabaw. So, 5 lang naman kasi, 5 lang naman kami. So, pag may bisita, ayun, hanap na lang ng iba pang mga baso. Meron naman kaming mga mugs para sa bisita din. Ito na yung itsura ngayon ng coffee nook. So, sa ngayon, yan ang final na itsura niya until magkaroon ng mga bagong maisip na ilagay. O karagdagan pa dito. So, sobrang happy ako, lalo na sa corner na to. Oh. Sobrang linis niya ng tignan. Tapos, nakadekant na rin yung mga eyesore sa akin na mga drinks na may kanya-kanyang lalagyan. Iba talaga nagagawa pa nagdedekant ka. Mas maganda talaga siyang tignan. So, that's it. Yan ang coffee nook na namin ngayon. Mag-haul lang tayo ng mga nabili kong native na basket or yung nauuso ngayon ng mga rattan baskets. Sa Tanisha's ko yan nabili sa FBO. Lalagay ko yung link na sa description box pag gusto nyo rin i-check out yung mga item na yan. So, yung model ko sa likod. Hi! Hi! Siya magpapakita sa atin ng mga products. So, i-haul na natin siya. Sobrang excited ako kasi yan, magpapalit tayo ng mga decors. Mag-a-update ako ng pantry, ng master's restroom. Yung master's na CR, ayusin ko siya. So, yung gagamit natin yung mga yan. Yung first one natin is itong laundry hamper. Ayan. Bakit ka mo, anak? Kami inside. Wala pa siyang kasamang katsa sa loob. So, baka gawan ko siya or di ko alam kung kailangan ko ba siyang lagyan. Pero kasi baka sumabit yung mga damit. So, ayan yung laundry hamper. This one is 600 pesos. So, 2 yung binili ko. Para isa sa colored and then isa sa mga light colored na clothes. O, so, anak, ikot mo. Ayan. Ikaw umiikot. So, ayan yung laundry hamper. Gupitin na lang natin yan. Sige. Tapos, 2 yan. So 1-2 yung 2 nung laundry hamper. Sobrang ganda niya. Ang laki na niya. Nakita niyo naman sa anak ko. Lagi ko na lang yung mga link niya sa description box ha, ng shop. And then, check niyo na lang yung mga sizes nito. Pero alam ko ito nasa mga 17 inch. Ay, nasa 20 inches yata to. And then, next one, itong tray na basket. Yan, yung tray. Ito yung large nila. And this one is 400 kapag retail price. Pero pag wholesale, 350 niyo lang siya makukuha. Ako sa inyo nang malapitan. So, ayan siya.
13 by 10 by 10 yung size naman nito. And kumuha ako ng 16 pieces niyan kasi balak kong ilagay yan sa pantry. Tapos yung iba naman sa CR din namin. And then next ones, itong cherry na table. Storage basket din siya. Napakalaki niya. 24 inches siya. That one is 1,200. Kasi nabubuksan ako. Kasi storage din siya sa loob. Tapos... Bye! Ayan, di ba? Oh, may hiding spot pa si Bunso. Kaya kapag sinara pa na. Sara natin. Ready? 1, 2, 3. So, ayan. 1, 2 to, tapos 24 inches. Pwede yung pang center table yan. So, gagamitin ko siyang center table. For a hiding spot, your hair will help. Ang ganda niya, di ba? Kasi pwede ka nang magtabi ng mga gamit inside. Kung halimbawa naman, pwede nilagyan ng mga toys ng kids nyo, nilagyan nyo ng mga extra throw pillows, or ng mga throw blankets, or basta kahit anong gusto nyo store inside. So, napakasulit niya. Next one is yung wine rack. Ayan, 600 yung wine rack na yan. So, 5 na yung malalagay ninyo. Show mo. Down. Wait. Hindi ganyan. Yung ganito lang. Pag sinishow mo ganito. Oh, show. Yeah. 5 yung malalagay nyo na wine. And then next is yung mga plant holder. Set na to of 3. So, ayan yung small. And then yung medium. Ayan. And then yung next one, yung large size. So, this one is 900 pesos. Set of 3 na siya. Gusto ko sana yung plain lang, kaso yung plain niya, walang stand. Eh, gusto ko yung may stand. Yun talaga yung gusto ko. Yun ang kailangan ko para sa room ng mga kids. Ano, nak? Para saan yan? Potos ito. Sa mga potos plants natin. And then, ito yung pinakagandang ganda talaga ako. Cute mong tignan. Next one is itong... Rice spinner. Michelle na... Ay, hindi. Ano ba ito? Monica. Ang name niya is Monica na mirror, decorative mirror. 40 inches na ang lapad niyan. Sobrang ganda, di ba? And this one is 1,500. So, sobrang na-excite ako na ayusin yung aming sala, pantry, at saka yung CR. So, abangan niyo yan, guys. So, ayan, guys, yung ating haul ng mga native baskets. Yung mga mahilig sa mga team kahoy dyan, team ratan, team native, mga boho designs, eto na yon. So, check nyo na lang yung description box para sa link ng seller ng mga bratan na to. Hindi kasama yung anak ko. Bye! And gusto ko rin pakita sa inyo yung itsura ng sala. So, ito na siya ngayon dito. So, ang theme naman ngayon is yellow and gray. So, ayan na yung mga binago ko. So, nagpalit lang ako ng throw pillows, throw blanket, tapos napalit ako ng wall art. And then, ito na yung itsura ng center table. And then, sa TV console, ito na ang itsura sa harap ng TV dito. Naglagay lang ako ng additional na mga vases na yellow and white and gray. Pero hindi iniwan ko pa rin yung mga blue na decors ko, blue and white decors. Nagbawasin ako ng konting decor lang, konti talaga dito. Ayan. Ganyan pa rin siya dito. So, pag nakaupo ka dito sa sofa, ayan ang makikita mo. So, ganun pa rin. Gusto ko lang parang talagang light lang yung color dito sa room. Tsaka, relaxing lang yung itsura. So, ayan yung itsura ng sa may sofa na side. And, nalabas ko na yung daybed. Andun na siya kasi hindi na yung ginagamit ni Bunso ngayon sa room namin. But, ang catch is, habang pinapakita ko ito ngayon sa inyo, ay babaguhin ko na siya ulit. Dahil nga, mag-redecorate ako dahil gusto kong mag-try ng mag-incorporate naman ng mga native na look dito sa aming bahay. So, team kahoy, team ratan, yung mga ganyan-ganyan, or medyo parang boho or native na style sa ating bahay. Abangan nyo yung magiging output nito, kung ano magiging itsura. Actually, ito yung look ng buong bahay ngayon. Kasi nag-haul ako. Ito lang namang part na to, yung magulo dahil nag-move ako ng gamit. Para ma-haul ko tong mga products dito. So, ayan yung mga pang-de-decorate ko dito sa sala. And the rest naman is, sabi ko nga, sa pantry yan.
And itong bike, nakalabas ngayon dito dahil pinagbabike namin si Bunso. And yung mga bata, pag gusto rin nila. So, ayan guys, sa mga abangan nyo. So, that's it for today, guys. Thank you so much for watching. If you like this video, don't forget to like, share, and subscribe if you haven't yet. See you in my next vlog. God bless! Bye!